tulad ng mga hayop na nakatira dito sa Pestanyo Farm, mapapansin mo rin na hiyang na hiyang at naaalagaan ng gusto ang mga puno at halaman. Kaya naman ang binabalik nila sa atin, magandang tanawin, sariwang hangin, nakagiginhawang lilim mula sa init at masarap na pagkain. Before po ng pandemic, ano po yung concentration or ano yung direction ng buong property? Well, it was basically, yung fruits namin were basically mga durian, marang, rambutan. Well, we had import. We have mga abyu, yung mga rare South American. Yes. Ano. Parang kay Mito, we have, meron kami yung father ko, mahilig sa mga exotic fruits talaga. Meron tayong bagong na-encounter na prutas na siyempre, season ngayon ng kay Mito and ito yung kamukha niya. Ito, yung tinatawag nating abyu. Galing daw itong Brazil and kung makikita ninyo, kahawig ng ating paboritong kay Mito. Lasa, hindi siya kasing creamy nung ating local na kay Mito pero I would say mas matamis ito. And kung makikita ninyo, yung buto niya 3 or 4 times na mas malaki. Ito sir, ha? Take mama. Sige. And we have about 7 varieties. Iba-ibang characteristics. May mga matatamis. So we're trying to mix and match para all year round meron tayong ano. Para meron po kayong merong supply. Harvest, may supply. Mm-hmm. No? Ngayon, ito lang yung area na meron kayo. Right now, this is the ano. Parang ito yung mga mother plants namin. Ah, okay. So merong varieties na vigorous mag ano ng runners. Merong varieties na vigorous mag provide ng fruit. And this is one of the, ito if you look at the size. Opo eh, it's bigger. Yeah. Ito yung mga malalaking. Mm-hmm. Ito na po yung full size niya, kumbaga. Yes, it's a full size. It's a Californian variety, which surprisingly grows well here sa climate natin. We're experimenting on different varieties. Meron kami mga galing Canada. Merong honey oil sa East Coast, sa New York. So, this is Akihime, mga Japanese varieties yan. Shoga, we have Kochitome. Imported niyo po lahat yun or from other farmers dito lang, din? From other farmers din sa Baguio. The very first thing that I would want to do is, of course, kakat ko lang yung ating freshly picked na strawberries. And then after yung ating strawberries, onions na naman. And some basil leaves. Ira-rough chop ko lang din siya. Once na ready na yung ating fresh ingredients, susunod ko na yung ating chicken. And para lang din, mas mabilis maluto, and mas convenient kainin, i-debone ko lang siya. Sisa-strip na natin yung ating boneless leg quarter. Mainit na rin yung ating pan. Lalagyan ko lang ng konting mantika. Then, bagsak na natin agad yung ating chicken strips. Season na natin siya ng ating patis. And of course, paminta. And then atin siyang isangkot siya. Nakikita nyo, nagmantika na siya ng sarili niya. Magandang senyales na yan para igisa na natin yung ating sibuyas at strawberry. And then yung ating strawberries.
finally, lalagay ko na yung ating basil leaves. And then pwede na tayo mag-plate.